We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar-Gasang. Dating super typhoon Mawar, humina na at isa na lang typhoon ayon sa PAGASA. Naturang bagyo inaasahang papasok sa PAR sa Biyernes, May 26. Para sa detalye, makakasama natin live si Andrew Bernardo. Andrew? Ivy, good news yan para sa mga taga Batangas at Calabarzon. Pero ayon sa PAGASA, maaari pa rin daw na maging maulan sa weekend. Humina na ang Super Typhoon Mawar na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibinaba na rin ito sa Typhoon Category. Huling namataan ang bagyong may international name na Mawar, 2,215 kilometers east ng Visayas at kumikilos pa northwestward. Taglay nito ang lakas ng hangin na 185 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Posible itong pumasok ng PAR sa Biyernes o Sabado at tatawaging bagyong Betty. Sa ngayon, maliit pa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa dahil tinutumbok nito ang malaking bahagi ng Taiwan o maaaring mag-recurve sa Japan. Friday night or Saturday morning, baka na nga pang southwest monsoon, kaya po magpapalakas siya ng mga pag-ulan. May posibilidad naman na hindi ito manalasa sa Calabarzon region. Pwede po siyang bumaba, pwede tumaas, depende pa po, kaya kailangan po natin na patuloy na mag-active para po sa latest forecast ng PAGASA. Pagpasok niya parang sa extreme northern Luzon. Magkagayon man, gustong manigurado ng ilang mangingisda mula sa bayan ng Mabini. Tataas namin yung aming mga bangka, mga lambat, bago dumating yung nababalitang bagyo. Hindi, wag na nga sana kung matuloy sana para tuloy ang hanap buhay. Handa na rin ang Coast Guard Batangas. Magkakaroon po kami ng mga info drives, lalo na po sa mga fishermen natin, sa mga passenger vessels po natin na maghanda po. Naka-ready na rin po yung mga QRT po natin, yung quick response team po na magkakandak naman po ng mga search and rescue po. Dahil nasa Batangas ang pantalan, may paalala sila sa mga biyahero. Alamin muna po ang mga sitwasyon dito sa mga pier. Baka mamaya po pagpunta nila rito, ma-stranded lang po sila. Ang OCD Calabarzon patuloy na binabantayan ang magiging track ng bagyo. Inalerto na ng DILG ang iba't ibang LGU na may lugar na prone sa landslide at baha. Pinayuhan din sila ng ahensya na gamitin ang app na Hazard Hunter PH para malaman ang ulat na panganib noong Lunes. Pinayuhan ng Department of Health ang mga Pinoy na makipag-ugnayan sa mga local disaster at emergency risk team. Pinaghanda rin ng emergency go bag na may lamang ready-to-eat na pagkain, damit, first aid kit, mga gamit, sleeping bag, at COVID-19 protection kit. Ivy, sa anunsyo ng OCD Calabarzon ay maaari daw na makaranas ng pag-uulan ang Batangas, Cavite at ilang lugar sa lalawigan ng Laguna. Ivy. Maraming salamat, Andrew Bernardo. Namata ang oil spill sa baybayin ng Mabini, Batangas, natanggal na. Ilang residente na bahala dahil sa insidente ng oil spill sa kanilang lugar. Nagbabalik sa report si Andrew Bernardo.
Kung kahapon, nagkalat pa ang mga langis sa dagat na sakop ng Barangay Calamias, Mabini, Batangas kaninang umaga. Balik na sa normal ang lugar. Wala na kasing presensya ng langis at may ilan ang naliligo sa dagat. Ayon sa mangingisdang si Rodrigo, mabilis na nalinis ng mga kawanin ng Coast Guard ang langis sa baybayin. Ang timano naman, kita namin dito, maitim nga yan, maitim. Pero hindi yung buo-buo. Ang matindi di ay kung buo-buo ang langis, yan ang matindi. Pero yung umitim lang dyan, saglit lamang, nawala na agad. Bagamat wala ng presensya ng langis, aminado ang kapitan ng barangay na bahagya silang nabahala dahil sa pangyayari. Siyempre, yung mga mangisda namin dito, naglalangbat dyan, nangangawil dyan, iniisip nila na baka magaya doon sa nauhan na lumami, hindi nakapangisda. Kaya nagangamba sila. Kaya ikanam lang, baka daw sila isawayin sa pagpunta sa dagat. Paano ang hanap buhay ng mga mamamayan? Pumunta ako sa Coast Guard, pinaalam ko sa kanila, pinunta sila dito. Hindi naman nila sinabi na bawal mangisda. Hihigpita naman umano ng barangay ang pagbabantay sa lugar para hindi na ito maulit. Pag mahuli namin, katulad ng halimbawa na sa Pierta, kita namin na nagtatapon sila ng langis, ay isusumbong naman na kaagad sa Coast Guard at aming kukuha na doon sa kapitan o sa may sa mga tripulante ng barko na bawal yan. Tingin ng kapitan ng barangay, barko na napadaan sa lugar ang nagtapon ng langis. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Coast Guard. So most probably pa nakafocus po tayo rito sa Mabini at kung ano pa nakapaligid dyan. Sa text message ng tourism officer ng Mabini sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, sinabing maliit na volume lang ang nakitang langis sa lugar. Wala rin umano itong epekto sa turismo. Kilalang tourism destination ang Mabini dahil sa dinarayong mga diving spot. Nauna nang sinabi ng kinatawan ng ikalawang distrito ng Batangas na plano nilang palakasin ang turismo sa bayan. Kasama si JR Manjares, Andrew Bernardo. Balitang Southern, Tagalog. Dalawang vintage bombs na hukay ng isang residente sa likod ng isang junk shop sa Lemery, Batangas. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Pasado alas 9 ng umaga nang ipagbigay alam ng isang residente mula sa Barangay Malinis, Lemery, Batangas sa pulisya ang dalawang umano'y vintage bombs sa likod ng kanyang junk shop. Ayon sa pulisya, maglilipat na sana ng ibang gamit ang may-ari ng junk shop kasama ang mga tauhan nito nang mahukay ang dalawang bomba. Bagamat may mga bakal na nabaon na sa lupa, inukay ng mga kanyang mga tauhan. Accidentally, mayroon silang nahukay na dalawang pirasong vintage bomb. May mga bakal silang nabaon sa lupa sapagkat nauulanan, naarawan, ay inukay po nila. Agad itong itinawag ng may-ari ng junk shop sa pulisya na rumisponde sa lugar. Dito na pag-alaman na ang dalawang vintage bombs ay isang 155mm high explosive at isang 150mm high explosive na maaari pa umanong sumabog. Possible na di umano, sabi ng ating EOD expert, na possible na pwedeng sumabog. Kaya humingi tayo ng assistance sa kanila at pinakuha natin sa kanila para sa position na lang nila manatili yung nasabing high explosive. Ayon pa sa investigasyon, maaaring na ibenta o nadala na sa junk shop ang mga bomba noon at hindi umano alam ng may-ari na bomba ito at natabunan na ng lupa. Sa kasalukuyan, hawak na ng Explosive Ordnance Disposal Unit ang mga vintage bomb. Patuloy naman ang pagpapaalala ng otoridad na agad i-report sa kanila sakaling makakita muli ng ganitong mga pampasabog. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ng mahinang aktibidad o isang volcanic earthquake sa Bulkang Taal base sa 24 oras na monitoring ng FIVOX. Umabot naman sa 6,394 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Katamtaman ang pagsingaw nito na umaabot sa 1,800 metro ang taas at napadpad sa silangan, hilagang silangan. Nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan at hindi pa rin pinapayagan ng otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito, maging ang pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Hindi rin pinapayagan ang pananatili sa lawan ng Taal. Presyo ng karne ng baboy, baka at manok sa ilang pamilihan sa Batangas nananatiling matatag. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
Matapos ang lockdown na dulot ng pandemya, nakakabawi-bawi na raw sa benta kahit papaano ang tindero ng karne ng baboy na si Larry. Kung dati raw kasi, halos hindi maubos-ubos ang kalahating pakatay na karne, ngayon, nakakapagpakatay na siya ng isang buong baboy. Pagka yung may handaan, yung lamang malakas, minsan na yung Sabado at Linggo, malakas. Mas malakas naman ngayon kahit medyo mahal. Ay siyempre kailangan bumili ng karne ng tao pagka yung may handaan. Ayos naman, nakakabawi-bawi naman kahit papaano. Sa ngayon, nananatili pa rin 330 hanggang 340 ang kada kilo ng karning baboy. Habang 340 to 350 pesos naman ang karning baka at 210 pesos pa rin ang kada kilo ng karne ng manok. Ang 27-anyos na si Christopher, minsan na lamang daw bumibili ng karning baboy dahil sa taas ng presyo nito. Manok po bago mer sa isdaan po. Dahil paminsan-minsan lang din po ako may nabili ng baboy. Isa lang po dahil apat lang naman po kami sa bahay. Kung nakakabawi-bawi na ang ilang tindero ng karneng baboy at baka, taliwas naman ito sa ilang tindera ng isda na matumal raw ang bentahan. Ang panindang isda ni Marie, para maubos na lang, ibinababa na lang daw ang presyo. Medyo matumal po. Marami pong pestahan. Mas marami pong bumibili ng karne kaysa isda. 140 po, binigay na lang po namin ng 120. Kaysa yayaluhan pa po namin para maubos agad. Para bukas, bago ulit. Ang ilang isda, halos kalahati ng presyo ang ibinaba. Ang isang kilo ng manansi na dating 80 pesos ang kada kilo, 50 pesos na lang ngayon. 20 pesos na lang ang kada kilo ng Don Pilas na dating 40 pesos. Ang galunggong na pula, 100 piso na lamang na dating 120 pesos. Habang ang galunggong na balsa, 120 pesos na ang kada kilo na dating 140 pesos. Si Mang Lope, isda na lang din ang napiling bilhin pang ulam. Ito lang ang galunggong muna, 2 kilo. Mura-mura. Nako, mahal ang karne ngayon. Isda na lang muna, kulang budget. Umaasa ang ilang tindera ng isda na gaganda na ang kanilang kita pagpasok ng buwan ng Hunyo. Hanggang June pa po yata yan. Yung medyo may opo. Tapos ang mura pa po ng marami pa po minsan dating. Pag marami pong dating na isda, mura, mas lalo po mahirap magbili. Kasama si J.R. Manjares. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Power interruptions nararanasan pa rin sa ilang lugar sa Occidental Mindoro ayon sa ilang residente at negosyante. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, alam mo, magkakaibang haba ng oras yung nararanasang brownout dito, no? Pero ang paliwanag dyan ng Omeco, nangyayari lamang daw ito dahil sa isinasagawang preventive maintenance sa mga linya ng kuryente. Nito lamang huling linggo ng Abril, nag-full capacity ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Nagtiis noon ang mga residente sa 20 oras na brownout kada araw sa loob ng halos 2 buwan. Ang dating tahimik na resto bar ni Jennifer sa Abra de Ilog, baliksigla na raw ulit. Patunay raw rito ang sound system na nagagamit niyang muli. Hindi na rin muna pinapagana ang genset sa pwesto. Sana magtuloy-tuloy na to. Hindi lamang naman restaurant ang lahat ng negosyo dito sa Abra. Tapos yung malalaking mga tindahan dito na magtitinda ng mga frozen food, so inalis nila yon. Binabalik-balikan na rin ang mga suki ang salon na ito sa bayan ng Mamburaw. Balik kuryente na raw kasi ulit. Yun nga lang, nakararanas pa rin daw sila ng power interruption. Pero hindi gaya ng dati, hanggang isang oras na lang daw ang itinatagal ng brownout. Kapag halimbawa umabot yung 2 months na okay yung kuryente, ibig sabihin po wala na po talagang brownout sa Occidental. Ang paliwanag dyan ng Occidental Mindoro Electric Cooperative o Omeco, nagsagawa kamakailan ng pagpapalit ng metering equipment sa kanilang mga linya. Inako nilang sa kanila ito at walang kinalaman sa pagnipis ng supply ng kuryente ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o OMCPC. Siguro baka may maintenance. Mm-hmm. O kung separate man yan, baka kailangang i-restore lang, may problema. Hindi na yan issue ng supply, kundi sa linya namin na maaaring mayroong
problema. Nasasapatan pa raw ang 29 hanggang 30 megawatts na power requirement sa lalawigan. Samantala, sinabi ng OMCPC sa isang mensahe na may pag-uusap at kasunduan na raw sila ng National Power Corporation o NAPUCOR hinggil sa paglobo umano ng utang ng NAPUCOR sa power utility plant. Dahil kabilang ang Occidental Mindoro sa off-grid area sa bansa, kailangang bigyan ng fuel subsidy ng NAPUCOR ang OMCPC. Sa mensahe ng NAPUCOR sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, may 52 million pesos na silang naibayad sa OMCPC. May karagdagan pa raw itong 54 million pesos na hinihintay na lang ma-pick up. Sa kabila ng mas maayos ngayong power supply, hindi pa rin maiwasan ng ilang residente ang mangamba. Ay, binibilang po namin na baka pagdating ng dalawang buwan ay ganun pa rin ang mangyayari. Siguro ay magkakaisa siguro kami na ano ba yung dapat namin gawin. Makipag-usap kayo kay Mayor, kay Gob, lahat siguro ng pinilapitan natin. Sana naman wag na maulit yung mga ganung pangyari na ako. Talagang kawawa din ang naghahanap buhay. Ganito rin kasi nung una eh. Kala namin ayos na, tapos yung mga ilang buwan, ganun ulit. Okay, Ace, nauunawaan naman daw ng Omeco yung sentimiento ng mga consumer. Kaya nga't naglalabas naman daw sila ng public advisory para mapagandaan yung power interruption. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Sumuko sa kapulisan ng Santa Elena, Camarines Norte ang isang alias Carlo, 37 anyos at dating miyembro umano ng makakaliwang grupo. Taong 2009 ang simulang umanib ni alias Carlo sa rebelding grupo at nanatili sa bundok na sakop ng Camarines Norte at Quezon. Nagsilbi umano siyang squad leader at vice commanding officer ng Apolonio Mendoza Command. Dala umano ng takot at pagkalinlang kung bakit sumapi sa kilusan si alias Carlo dahil pinaratangan umano siyang espiya ng mga militar. Sinundo ng otoridad si alias Carlo sa bulubunduking bahagi ng barangay Bulala. Isinurrender din ito ang isang baril, mga bala at ilang mga pampasabog. Ayon sa Santa Elena Municipal Police Station, ang pagbabalik loob daw sa pamahalaan ni alias Carlo ay magsisilbing tulay para sa mga kasamahan nito na nais na ring sumuko sa gobyerno sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ipoproseso rin ang mga dokumento ni alias Carlo at ang pagtunton sa kanyang pamilya para makuha at mailayo sa posibleng kapahamakan. Meron pa po sila din itong initial na cash reward na ibibigay din po sa kanila. Kumbaga, insentibo na lang yon, incentive ng pagtiwala nila sa ating gobyerno meron. So, sa tingin ko, although medyo ipoproses po natin, pero sigurado po na dumarating. Ano, hindi naman naabutan ng ilang taon. Mga kapuso, 4 na oras na kawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang lugar sa Barangay Palyokan West, Batangas City bukas, araw ng Huwebes, mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ito'y upang bigyang daan ang paglalagay ng mga poste sa kahabaan ng M. Pastor Avenue. Samantala, sa kaparehong araw, 9 na oras na kawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng poblasyon sa Ibaan, Batangas, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito'y upang bigyang daan ang paglalagay ng neutral lines simula sa kalye ng Alikage hanggang Balanga Terminal sa nasabing lugar. 12 pares ang magsing-irog, sabay-sabay nag-aidu sa Taysan, Batangas. Samantala, Coastal Cleanup Drive isinagawa sa Lubo, Batangas. Color Fun Run dinaluhan ng higit 200 mga residente. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sabay-sabay na nagpalitan ng Aido ang 12 pares ng magsing-irog mula sa iba't ibang barangay ng Taysan, Batangas sa isinagawang kasalang bayan. Isinagawang sagradong seremonya ng kasal at pagbawasbas ng pamahalang lokal ng Taysan. Layunin ng kasalang bayan na lahat ng nagsasama bilang mag-asawa ay tumanggap ng sagradong sakramento ng kasal para mapagtibay ang bigkis ng bawat pamilyang Taysenyo. Samantala, nagsagawa naman ng Coastal Cleanup Drive ang lokal na pamahalaan ng Lubo sa baybaying sakop ng Barangay Fabrika. Layunin nitong mapanatili ang kalinisan sa lugar. Mahigit 200 naman ng mga residente ang tumakbo sa 3 kilometers color fun run na inorganisa ng tourism office ng bayan. Nagsimula sila sa Lubo Town Plaza patungo sa Girthel Beach. Bahagi ito ng Summer Saya Campaign ng LGU. May tema itong Sustainable Tourism and Environmental Awareness, kung saan hinikayat nila ang mga lumahok na magdala ng sariling tumbler at iwasan ang paggamit ng mga single-use plastic bottles na kadalasang itinatapon sa kung saan-saan. Ang Lubo kasi is it's an emerging tourism destination. It's one way for us to limit din yung mga basura, kagaya ng plastic nga na ginagamit ng mga tourists. So, isa pa sa mga gusto natin i-promote, that's why in-organize din natin yung mga ganitong uri ng activities. Hazel Alviar, Balitang Southern, Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mimaropa Region posibleng makaranas ng pag-ulan sa weekend dahil sa epekto ng bagyong Mawar ayon sa PAGASA. Samantala, Occidental Mindoro LGU nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Mawar. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Kung pagbabatayan ang forecast ng State Weather Bureau na PAGASA, extreme northern Luzon ang tatahakin ng binabantayang bagyo na may international name na Mawar. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ahensya, kahit sa hilagang bahagi ng bansa ang tumbok ng bagyo, may tsansa pa rin makaranas ng pag-ulan sa Mimaropa Region dahil sa trough nito. Maari din po tayo matamaan po din po ng rain bands po niya. Hindi po yung mismong sentro. So aasahan po natin ang mga pag-ulan po over the weekend hanggang next week. Kaya habang maaliwalas pa ang panahon, tinutuyo ng mabuti ng magsasakang si Nanay Luisa ang mga bagong aning palay. Pag inabot pa po ng bagyo, edi masisira. Doon po kami nalulugi. Pagka po ganun, edi wala, hindi na po pwede dahil mabubulok na siya. Kung maliwanag, kaya po pinilit namin ilabas. Mababa man daw ang tsansa ng mag-landfall, pinag-iingat pa rin ng Weather Bureau ang publiko. Position niya po is paangat na din po, kaya hindi po siya tatama ng kalupaan po talaga. Bagay na ginagawa na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO Occidental Mindoro. Naka-standby ang mga rescue equipment, may modular tent na rin, at tuloy-tuloy pa ang training para sa emergency quick responders. Ang evacuation centers naman po natin, the provincial operated na evacuation centers is lagi na po naka-ready. Ang ating po mga munisipyo naman po ay lagi din po naka-ready, the MDRRMOs. Yan naman po ay from time to time ay may coordination tayo sa kanila. Itinuturing na flood-prone area ang 60% sa mahigit 160 na barangay sa lalawigan. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naka-prepositioned na ang mahigit 680,000 na food packs nationwide bilang paghahanda sa pagpasok ng bagyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Konstruksyon ng bagong pader sa isang sementeryo sa Batangas City, sinimula na. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Puspusa na ang paghuhukay, pagtatambak at paglalagay ng mga bakal sa bahaging ito ng Roman Catholic Cemetery na matatandaang gumuho 8 buwan na ang nakakaraan. Ayon sa pamunuan ng simbahan, nasa halos 2% na ng paggawain ang natatapos simula pa nung mag-umpisa ng paggawa noong nakaraang linggo. Sa naging mensahe ng pamunuan ng simbahan na nakakasakop sa sementeryo sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, sinabi nitong nasa 4.5 meters ang lalim ng mga bakal na ilalagay na siyang magsisilbing pundasyon ng gagawing panibagong pader. Sa ngayon, sa 22 posting kailangang ilagay para sa suporta ng pader, 8 pa lamang ang naiilagay at nakatambak pa rin ang mga buhanging dapat na panambak sa hinukay na bahagi. Ang residenteng si Mang Crisostomo, bagamat nagpapasalamat na nasisimula na ang paggawain, hindi pa rin daw maiaalis ng mga basila ngayong nalalapit na ang tag-ulan. May natatakot po kami diyan dahil ng pag-umulan ay baka lahat ng bato at saka lupa ay dumiretso sa aming bahay. Gusto ko talaga yung maayos na yan. Dahil ako nakaranas na ng landslide, natabunan na kami ng lupa noon, ay baka gayon na naman mangyari. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng simbahan. Hindi naman po ma'am yun guguho kasi po diga po yung mga lupa doon, na mga inalis doon. Ano po ang haharang sa tubig na dadating? Hindi naman po pupunta sa kabilang bahay. Sinisikap na rin umano ng pamunuan ng simbahan na matapos ang paggawain upang hindi na magkaroon pa ng disgrasya sakaling pumasok ang tag-ulan. Pwede rin naman po, wag lang po talaga ulan. Pag umuloy yan, titigil sila ng trabaho. Siguro po mga 43 months po yan. Basta po dire-diretso na yung ating tag-init. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Laking pasalamat ng 22 anyos na tinaguriang The Sexy Songstress na si Mariel Reyes nang mapabilang siya sa Final Four ng The Clash 2023. Pasok si Mariel matapos itong ibigay ang kanyang all-out performance noong linggo kung saan napabilib niya ang Clash panels. Pero bago pa nito, natanggal na sa kompetisyon si Mariel. Pero muli siyang nakabalik sa Clash back hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang kanyang panalo hanggang mapasali sa finalists. Ayon kay Mariel, 4 na taong gulang pa lamang daw siya nang makitaan ang potensyal sa pagkanta ng kanyang mga magulang. Kontisera at rumarakit daw si Mariel sa pagkanta para may pangsuporta sa kanyang pag-aaral. Pangarap daw nitong mabilhan ng bahay at lupa ang kanyang mga magulang, kaya ngayong pasok na siya sa grand finale, itutodo na raw ni Mariel ang kanyang laban. Mapapanood ang grand finale ng The Clash 2023 sa linggo, May 28. Nanlamig po talaga ako nang nalaman kong pasok na ako sa top 4 and maraming super thankful lang din po ako and syempre pressured din and sana maging smooth lang yung competition. Voltes 5 robot na gawa sa kahoy ibinida ng isang wood carver mula Paite, Laguna. Silipin yan sa report ni Hazel Alviar. Kahanga-hangang pinakitang talento ng wood carver na si Tony Togano na tubong Paite, Laguna. Fan daw siya ng Voltes 5 kaya bilang suporta sa Voltes 5 legacy, idinaan niya ito sa paggawa ng robot. Pero hindi basta-basta ang kanyang robot at dahil maglililok, syempre kahoy ang kanyang ginamit. Kahit sanay na sa pag-uukit si Tony, hindi raw naging madali ang paggawa niya ng wooden Voltes 5 robot dahil mabusisi ang mga detalye nito. Sinimulan niya ang paglilok sa paggawa ng pattern, sunod ang pagkukorte sa bawat kahoy. Saka pinagdikit-dikit hanggang sa mabuo ang wooden Voltes 5 robot. Napalit ko sa YouTube mga detalye. Nahirapan din po. Pero meron naman po mga picture-picture. Tiyatagal-taga ko po yung mga detalye dun. Halos isang buwan raw ang inabot ni Tony sa pag-ukit ng wooden Voltes 5 robot. Sulit naman daw ang pagod dahil bukod sa nakagawa ng mga obra, kumita pa siya dahil naibenta niya sa halagang 10,000 ang bawat piraso ng robot. Pandemic po nun. Natambay. Naisip ko po magawa ng mga characters. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, 4 na oras na kawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang lugar sa Barangay Palyocan West, Batangas City bukas, araw ng Webes, mula alas 2 na madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ito'y upang bigyang daan ang paglalagay ng mga poste sa kahabaan ng M. Pastor Avenue. Samantala, sa kaparehong araw, 9 na oras na kawala ng supply ng kuryente ang mararanasan sa ilang bahagi ng poblasyon sa Ibaan, Batangas, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ito'y upang bigyang daan ang paglalagay ng neutral lines simula sa kalye ng Alikage hanggang Balanga Terminal sa nasabing lugar. Mga kapuso, maging alerto po tayo at maging handa sa paparatingang bagyong Mawar. Bagaman ito'y may kalayuan pa, asahan po natin na sa mga susunod na araw ay baka maramdaman na po natin ang epekto nito. Gaya nga ng habagat na paigtingin ng naturang bagyo. Mm-hmm. Partner, base nga sa pag-asa, di ba, maaari daw na maging maulan ang ating weekend. So manatili po kayo nakatutok sa GMA News, lalo na po sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para malaman niyo po ang latest tungkol sa bagyong Mawar. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuli balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.